Yes, kumusta kayo dyan mga kuya? Welcome back dito sa ating munting channel. Konting tiyaga pa, mararating din natin yung ating pinapangarap. Alright? Nasa mahigit na 500 na lang yung ating kailangan na oras. So, kumusta kayo dyan? Ngayon, mayroon po tayong gagawing maiksing video. Regarding po ito sa ating pag-design. Ito yung natutunan natin sa loob ng mahigit isang linggo na nagkaroon tayo ng nag-umpisa tayo dito sa ating plotting line. Meron na po tayong konting natutunan at ituturo ko rin po ito sa inyo sa mga, para ito sa mga bagong ano dyan. Sa mga bago lang din na hindi pa masyado natututo. Kagaya ko rin, nag-umpisa ako sa walang alam. So, huwag kayong matakot mga kuya. Kung hindi nyo pa alam ngayon, malalaman nyo rin yan. So, tuturuan ko lang kayo ngayon kung paano gumamit ng press vinyl na sticker. Kung paano natin pagpapatung-patungin. Paano tayo gagamit ng tatlong kulay sa isang design. Kadalasan kasi ginagamit ko sa by print na, sa sublimation, sa DTF. Pero tayong mga nagagumagamit pa lang ng mga heat transfer vinyl, mahirap mag tatlong kulay o dalawang kulay kasi mga solid color lang to. Puro packaging lang yung gamit natin dito. Pero pwede natin itong gamitin na magtatlong kulay tayo, dalawang kulay. Kailangan lang natin siyang ano, yung iba ginagawa, pinagpapatong nila. Halimbawa, letter J, kakasin ng letter J, tapos mas malaking ng konti ng letter J, ipapatong nila sa masunod ulit, ipapatong ulit nila. So kakapal yung magiging ang mangyayari doon sa print natin, kakapal yan. So ang iniiwasan natin yun, masyado siyang makapal, kaya nga tayo bumibili ng mga ganito. Shoutout sa Chemica na manipis, kaya ito nga ginagamit natin para manipis lang yung ating texture pag ginawa ka natin doon sa print. So ngayon tuturuan ko kayo, i-share ko sa inyo yung konti pa lang nalalaman ko regarding sa pag-design, sa pag-cut at saka pagpatong. Kasi kinakat hole ko siya sa loob, pinapatong ko siya ng onti lang para pag-prenest na natin siya, para magkapantay lang siya, wala kang mahahawakan na nakapatong talaga. Alright, so let's go. Dito na tayo sa ating laptop, open na natin yung ating Silhouette Studio, double click lang. At pag bumili kayo ng Cameo 4, kailangan nyo install yan. May kasama na kasing apps yan. May kasama na rin ng ganito para makapag-layout tayo. So pag ako nag-layout dyan, nakaganyan-ganyan, nilagyan ko ng grid dyan para mabilis ako nakakapag-layout. Ngayon, para makita nyo lang mabuti, tatanggalin muna natin, hide grid tayo, right click. Okay, magiging plain yan. So gawa na tayo ng ating text letter para maging ano natin, sample, para may pakita ko lang sa inyo kung paano ako gumagawa ng butas para sa pagpatong ng panibagong letra. Kasi syempre, ang ginagawa natin kadalasan, nung hindi naman lahat, yung iba inaano lang yan, pinapatong lang. Halimbawa, magkakaroon siya ng puti sa gilid, ipapatong lang yun dun sa mas malaking tabas na sticker, which is hindi yun yung gusto kong gawin, hindi yun ang ginagawa ko kasi kumakapal nga siya. So ang kailangan natin gawin dyan, bubutasin natin yung mas malaking sticker na gaya niya, no? So ito, yan yung magiging text natin, duplicate na natin yan para mamaya. So kulayan na natin siya ng kulay green. Ay, hindi natin napindot, kailangan pindot natin yan. Dito natin, kulay green. Tapos ito, dito ako pumipindot pag nag-offset ako. Kasi pag dito ako nagpindot, nag-automatic, halimbawa ganyan, oh. Oh, nagkakaroon na kaagad, hindi pa ako nakakapag-pamili. So ang ginagawa ko, dito ako nag-offset sa panels. Okay, right, pindutin mo na yung panel, offset. Para dito nakakapili ako kung offset or internal offset or external offset. Alright, halimbawa ganyan. So, kailangan ko ng external offset. Alright, so halimbawa, palalakihan natin ang outline. Alright,
Tapos yung inner naman na yan, kailangan, kung yan ang butas, ito, swak na swak yan dyan. Ngayon, pag nilagay mo na yan, mamaya magkakaroon ng butas yan dito. So, kailangan mong palitin ng konti yung butas na yan. So, anong gagawin natin? O-offset natin siya, internal offset. Okay, kagaya nyan. Dito, panels, offset tayo, tapos internal offset tayo lang. Para sa loob lang siya magkakaroon ng panibagong offset. So, kailangan natin litan yan kasi napakalaki naman yan. So, siguro mga ano lang yan. At ginagamit ko 10 lang eh. So, pero para hindi masyadong maliit at makita natin, alam, gagawin muna natin ng hindi, laki-lakihan pa natin para mas makita. So, kulayan natin siya ng kulay blue. So, ito namang isa, kulayan din natin ng kulay blue. Alright, kung mapapansin nyo, yan, ito yung ipapatok natin mamaya, nakapatok na siya ng konti, ito butas na yan, yan, yung area na yan. So, ang kailangan natin dyan is tanggalin na natin yung red na yan. Zoom out natin, tanggalin na natin yung red na yan, para siya na yan. So, ito, pag nilagay mo yan dyan, hindi ka magkakaroon ng butas. Yang green na yan, papantay yan dito sa kung anong kulay to. Hindi mo siya mahahawakan ng ganyan, hindi mo siya masasalat o kakapal. So, mas maliit ang patong, mas maganda. So, halimbawa, ganyan na, alright. So, pag gusto mo pa another isa pang patong, ganun lang din ang gagawin natin. Offset muna palabas, then bubutasin. Offset ang paloob ng konti para pumatong yung sunod na sticker. So, ganun lang. So, ito na. Gagawa na tayo ng sample para mabilis lang tayo. Alright. So, ito. Gagawin natin dyan. Halimbawa, itong isa na to. I-group na natin yan para hindi na sila maghiwalay. So, ito muna yung ating kakatin. Halimbawa, kakatin natin yan. Para sa isang kulay. So, alright. Pindot lang tayo dito sa send. Okay. And then, cut. On. Okay, on muna natin yung ating cutter. So, ayan. Na-read na siya. Alright. Dito tayo pipili kung anong materialis yung ating ginagamit. Alright, marami pa tayong pagpipilihan dyan. So, dito tayo sa heat transfer smooth. Ayan. So, nag-automatic naman yan, gumagalaw. Pero, syempre, pag ang napapansin ko, pag masyadong malapad at marami yung kinakalk, medyo nagkakaroon ng konting problema. So, ina-adjust ko lang yan ng mga dalawang, ano, yung force dalawa, tatlo, tapos binabagalan ko ng konti. So, ganun lang. Ready to cut na yan. So, lalagyan na muna natin ng ating sticker. So, huwag tayo magkakamali. Sana hindi, dapat titignan mo na hindi siya baliktad, may lagay. Kasi sayang natin ang ating materialis. Alright. Balik na tayo. Dito na tayo sa ating cutter. May cutter. Balik tayo dito. So, send na natin doon. Right, upper right. Alright. So, kailangan nasa cut siya. Kasi pag edge, sa gilid lang yung ating makakat. So, send na natin. So, kailangan natin, may nakalimutan tayo. Balik tayo sa design. Kailangan natin i-mirror. Importante yon. Kailangan natin i-mirror yan. Alright. Send ulit. Alright, cut. Alright, ayos na. Send na tayo. Ayan. Magsasabi naman dyan, magpapaalala sa'yo kung kailangan mo i-reverse yung ano. Kung sticker lang siya na vinyl sticker, hindi mo na kailangan i-reverse. Pero kung i-hit press mo para sa damit, so kailangan mo siya i-reverse. Okay, send as na tayo. Send as is. Alright.
lagyan natin ito. Kailangan na hindi na likabon. Para hindi na uubos agad ang ating lagyan. So, ito. Letter J. Next tayo. Balik tayo sa design. Tanggalin na natin yan. Ito na. Ito naman. So, kailangan natin i-reverse. I-mirror. Okay. Okay. Send. Okay. Wala siya sa akin. Alright. Okay. I-load mo natin. Okay, laging tatandaan. I-check natin lang mabuti yan. Mga yan. Send na tayo. Okay, paalala ulit. Send assist na tayo. Okay. So, kailangan na natin palapainitin to para tuloy-tuloy tayo. Yung ating logo heat press. So, nilakihan ko talaga siya para makita na mabuti. So, halimbawa, yan na yun. Letter J. Ayan. Papatong natin. Ayan. So, wala siyang butas. Ayan. Yan ang butas na sa likod. Nakapatong lang siya ng konti. So, pag ano yan, para itong dalawa, pag nagdikit yan, pag prenes yan, pumapantay yan sa isa't isa. So, hindi mo makakapan na makapal. O, may mas mataas na parte. Alright. So, i-press na tayo. Okay, guys. Nandito na tayo sa ating i-press. Ayan. 160, 170. Pwede mo yan. So, tanda natin mga kuya. Kailangan i-press muna yung ating gamit na paglalagyan ng print para kumapit siya ng mabuti, hindi siya matuklap. Para siyempre meron niya mga moisture yan. Baka yung gusot, mawala. Alright. Ang dawa yan. Kanin lang muna natin ilalagay. Siyempre, yung pang ilalim. Alright. Okay. Yung segundo lang. Ayan na. Hindi mo lang kagad tanggalin yan. Kasi ganyan yung chemical. Madali lang tanggalin. Okay. Tapos patong na natin kagad yung isa. Ayan. At yung segundo. Alright. Tuklap. Okay. 10 seconds. Tutunog naman yan eh. So, pwede ka pang gumawa ng iba. Pwede ka dumampot ng basura. Marunong. Alright. Hindi mo kailangan tanggalin siya kagad para maganda ang kapit niya. Lamig-lamigin muna natin ng konti. At hanggat maaari, palamigin natin ng mabuti. Lagyan natin sa tabi. Pero syempre, sasharkatin lang natin siya. Alright? Para makita nyo na. Alright. So, ayan na. Hindi mo siya makakapal na makapal. Dito. Hindi mo siya makakapal na makapal yung isa. Kasi ganyan siya. Butas. Okay? So, pag meron kang ibang kulay, imbis na pinapatong ko, ginaganyan ko muna, binubutas ko para konti lang yung patong. Kaya nilakihan ko lang ng konti ang patong niya para mas mabilis. Pero ganyan na yan. Pag kinapaan mo ganyan, wala kang masasalat. Lalo na kung magtatlong patong, pwede ang kapal na yan. Yun ang iniiwasan natin sa ating print. Yung kumapal ng gusto ang ating mga print. So, okay.
Okay lang mga kuya. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli po. Sana mayroon na naman po tayo natutunan na kahit konting patungkol dito sa ating coating line. Siya nga po pala. Paalala lang sa lahat, hindi ako magaling dito, hindi ako master. Kung ano lang natutunan ko sa mga nagdaang araw, yun lang din ang sinishare ko sa inyo. Alright, babush!